Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm Erica Padilla, I'm the third officer of this PESET, PASCAT M19. So, as part of your, dahil newly on board kayo, as part of your familiarization, kasama sa ipa-familiarize namin sa inyo ay ang SMS manual ng company. So, ito, sa libong to, nandito lahat ng mga safety procedures ng ating mga operation, ano yung mga duties and responsibilities natin, at saka ano yung mga checklist, ano yung mga pwede at anong dapat natin gawin during operation, during emergency, in case of emergency, ano yung mga dapat natin gawin para ma-prevent din yung mapahamak ang barko or safety nga, di ba? Sa from the word itself na safety man, safety manual system ng company. So, dito tayo lahat, procedure by procedure, step by step, dito tayo mag-aano ng mga ano natin, lahat. So, documented lahat ng galaw natin dito sa barko. And then, according to, in case, in term of safety, according to ating SMS manual. No? Kahit sa, ano, kahit na sa shore base sila na personnel ng company, meron din sila dito nakatalaga or naka-indicate na anong mga duties and responsibilities nila. Kahit kayo mga kadetek. Lahat tayo. So, upon embarkation nyo, pipirma kayo dito. It means na na-discuss sa inyo ano yung mga, anong chapter, anong SMS na chapter natin yung na-discuss sa inyo. Ano yung familiarize kayo. I-indicate natin dito. Tapos, pipirma nyo yung indication na naiintindihan nyo kung ano yung discussing yung lahat, no? So, una na dito yung mga duties and responsibilities ng cadet at saka yung mga shipboard operation natin, no? Yun yung mostly na i-discuss sa inyo at saka yung in case of emergency, ano yung mga procedures natin, lalo na yung mga duties. So, isa lang ang example dito na nasa SMS manual natin, yung shipboard familiarization checklist ninyo, no? Dito, i-check natin na so, checklist nga, di ba? I-check natin ng bawat equipment or LSA, mga firefighting mostly ng barko, na chinekan nyo to, it means na ma-familiarize kayo dito. Okay? Na ibig sabihin, umikot tayo sa barko, na-familiarize kayo. Natin, ang una nating tutor kayo ay sa vessel store nyo ay sa bridge. So, proceed tayo dito sa navigation ng equipments natin. Okay. So, all we have here is from left to right, we have here the SSB, MFHF printer, the NVDP terminal, the general alarm panel, so part pa din ng GMDSS is the NavTex, GPS, then ating AIS display unit. We also have here the BNWAS, so bridge navigation and watch alarm system, at ang ating radar 2, radar 1 or ARPA, katabi niya ang ating ECDIS, ang ating steering gear panel, ang autopilot overriding system panel. Meron din tayong we have here the VHF transceiver and the echo sounder. Autopilot controller at yan na din yung kinukonsider natin na gyro yung heading panel navigation tayo. So, ang steering at ang ating steering main engine control panel or the throttle. Next is ito pala ang sound power telephone. So, dito, kukonnect tayo sa engine room or pag, yun na nga, communication between bridge and engine room. Then, from dito naman sa right side ng ating control panel. So, we have here the main engine 1 to 4. Instrument panel nila. Sa taas naman nandun yung tachometer nila. Yung apat na nasa gitna ang tachometer.
Diyan natin diyan mariread yung RPM number ko. Tapos ang sa port side at starboard side niya is stern rudder indicator. Port and starboard din. So, engine main engine 1 and 2 throttle, main engine 3 and 4 throttle niya. Okay? So, ating meron din tayo dito sa Fastcat M19 na ball thruster. So, dalawa pa lang to sa Fastcat ng barko ang meron. Fastcat M19 at saka M20. Okay? Then, next is yung mga alarm panel natin. So, sa port and starboard, bilge alarm. Meron din tayo dito na bilge high alarm, bilge high level alarm panel, watertight door panel, at saka ang ating CCTV. Okay? Itong nasa taas na ito pala, sa gitna, is yung ating magnetic compass. Yung magnetic compass. Okay? Magnetic compass. Okay? Then, sa likod nyo naman, nakikita nyo yung kilometer ng ating barko. No? So, dito tayo magbabasa ng listing, port side, starboard side. No? Tagilid at sa stability ng barko. Then, next is yung dito naman, sa left side ng natin. So, yung compass deviation table. Magnetic compass deviation table natin. So, meron andito din yung profile ng starboard side ng barko natin. Tapos, dito naman, meron din tayo dito ang GMDSS radios. Handled. Okay. So, po, mga ano lang yan ha. Lahat yan ng emergency, ano, 16, 77, 68. Okay. Next is, so, yung ating, ano, vessel desktop. Tsaka sa likod niya ang facsimile. Okay? Next is, dito naman tayo sa starboard side ng bridge natin. Meron din dito, kung meron sa port side na fire extinguisher, meron din tayo dito. No? Tapos ito yung starboard side na start sa starboard side natin. No? Ang may call point din tayo dito. Tsaka yung daylight signaling lamp natin. Same as kung ano yung meron. So naman, naka-display yung ating ship's particular. Nandito din yung emergency fire plan natin. So, LSA. Bukod ang LSA at saka ang sa fire plan. So, lahat ng firefighting equipment naka-indicate kung saan part siya ng barko or saan siya na, ano, saan siya pwedeng access niya. No? Ganun din sa LSA natin. Sa mga life saving natin. Nandito yung mga life ring, life wrap. Rescue boat sa nang embarkation la, ano ng pasahero in case of emergency, ang ating master station, so dito din naka-indicate ang mga general alarm, saan din siya naka-locate, no? Ganun din sa firefighting, lahat ng klase ng firefighting mapa, smoke detector man yan or lahat ng extinguisher, lahat ng fire blanket natin at saka fire hoses at fire hydrant. Okay, nandito lahat ng pwede ng firefighting equipment. So, that's all no, na naikot ko na kayo lahat sa bridge. Sana na-familiarize kayo. At pagkatapos nyo mapirmahan yan, sana naiintindihan nyo kung ano yung generally, ano yung ano natin dito lahat ng